Para tikman na po natin ang ating homemade na kimchi. Bali, hinintay po natin to ng 24 hours. So, tingnan po natin kung okay na. Ayan, makikita nyo, meron na siyang sabaw-sabaw. Sarap. Perfect na condiment itong kimchi. Tamang-tama lang yung anghang at saka yung mga gulay, crunchy pa. Ang sarap. Ibang-iba talaga yung homemade. Kasi wala kang nalalasahang parang chemical. Talagang lahat natural. Pati yung pag-ferment natin dito, natural. Kaya, gawa na po kayo nito. Pwede na po kayong kumawa ng fried rice, kimchi. Pwede rin po kayong gumawa ng kimchi sushi. So, pwede po to sa lahat. Mga inihaw, na isda, karne. Oh, masarap po talagang condiment. Tsaka iba po talagang homemade talaga. So, gawa na po kayo. At pwede pong natin, mas masarap pa po ito pag 2 to 3 days. Kasi mamimix pa po lahat ng mga ingredients niya. After 2 to 3 days, pwede na po natin ilagay ito sa fridge. At maglalas po ito ng 3 weeks sa fridge. So, sa amin po, hindi na po umaabot ng 3 weeks. Nauubos na po kaagad. Tsaka marami po kayong magagawa. Isang malaking napa-cabbage lang po. Carrots, tsaka yung daikon radish. Tsaka po spring onion. Ayan, nakagawa na po tayo ng homemade kimchi. Ang sarap.